Sa ganda ng kanyang mukha, balingkinitang pangangatawan at malaporselanang kutis, madalas daw mapagkamalan si Aiko na artista. No college po kasi ako, nagiinom po ako. Ganun po, lagi pong nasa party. Dati po, lagi rin po ako nag-gym. Kaya bumagsak daw ang mundo niya nang lumobo siya ng sobra. Halos lahat po ng kakainin mo, parang wala ka pong gana. Pero ang problema, sa kabila ng kanyang paglaki, bawal naman daw siyang magpapayat. Sabi ng doktor sa akin, bawal po akong sobrang saya, bawal po nang umiiyak yung sobrang emotion po. Nagbabalibol din po kasi ako dati, pero hindi ko na rin po nagagawa. Kasi pag napagod po ako, unting pagod lang, sasakit agad yung ulo. Ang dahilan kasi ng pagbigat ng kanyang timbang ay side effect ng kanyang gamot sa kondisyong nagsimula lang daw sa madalas at matinding pananakit ng ulo. Sakit po kasi niya, hindi na po yung parang sakit lang ng ulo. Sobrang sakit na po talaga. As in, may point na iuuntog ko po yung ulo ko sa pati. Sobrang sakit po. Tapos talagang ganyan na po. As in, sobrang sakit. Ano kaya ang kondisyong ito? At posible ba itong maranasan kahit ng sino? Abangan mamaya! Mula 48 kilos, ngayon ay 56 kilos na si Aiko. Sakit sa ulo na nga raw niya kung papaano magpapayat. Nahirapan ka po matulog, hindi ka po makakatulog sa gabi. Tapos po, irritable ka po. Tapos mamamanas din po yung paa mo. Noong 2013 kasi, na-diagnose si Aiko na mayroong brain AVM o arteriovenous malformation. Sa normal na development kasi, dapat may capillaries in between the arteries and the veins. Pero sa mga may AVM, hindi normal yung pag-develop nito. Kaya nawawala yung mga capillaries na yun. Yung blood then flows from yung matataas na pressure ng mga arteries papunta diretso, papunta dun sa mga veins. So yun yung nagkakos ng parang entangle or parang network ng mga vessels na parang medyo itsurang worm-like. Nakatakot po ako nun kasi po, ooperahan po eh. Naisip ko po, parang mamamatay na po ako. Ganun po kagad naisip ko. Kasi po, rare daw po kasi yung AVM. Parang iilan lang daw po yung may ganung sakit. Matinding pananakit ng ulo at mabilis na pagkapagod daw ang unang naranasan niya. Simula po siya nung 2013 po. And lagi po kasi sumasakit yung ulo ko kasi nagsusukat. Ang AVM kasi ni Aiko ay makikita sa occipital area ng kanyang utak. Silent siya compared dun sa ibang parts ng brain natin. Although, syempre, ang pinaka-apektado usually pag occipital would be yung vision. Yun yung pwedeng pinaka-maapektuhan. But in terms of the strength, yung lakas, yung manhead, hindi naman masyado, no? Yung vision talaga. At saka syempre, yung frequent na headaches din. Complications, again, it will depend on kung pumutok or kung dumugo yung AVM. Yung sakit po kasi niya, hindi na po yung parang sakit lang ng ulo. Sobrang sakit na po talaga. As in, may point na iuuntog ko po yung ulo ko sa padre. So sobrang sakit po. Tapos talagang ganyan na po ako. As in, sobrang sakit. Usually, hindi nare-relieve ng usual na pain medications. Tapos, it will depend on the location, dun sa kung nasaan yung lokasyon ng AVM, pati po dun sa size ng AVM, kung ano pa yung mga ibang signs and symptoms na magiging kaugnay nito. Tulad ng panghina ng isang side ng katawan o kaya pamamanhid ng isang side ng katawan. Hindi na rin po siya nagagamot ng umiinom ng gamot, hindi na po siya umeepekto kahit umiinom po ng pain reliever. Kailangan ko na daw po i-CT scan kasi po kala po nila panlalabo lang po ng mata. Tapos nung CT scan po ako, nakita nga po na meron pong AVM, meron daw pong abnormal veins na namamaga na kailangan nga daw pong operahan. Noong panahong yon, hindi pumayag ang mga magulang ni Aiko na operahan siya. Nasa 50-50 raw kasi ang chance ang magtatagumpay ang operasyon. Umabot po ng ilang taon na nagtitreat lang po ako ng pain reliever, mga ganun-ganun. Tapos tiis lang po, lagi lang naka-mentol, ganun po. Kung hindi raw ito maagapan, ang peligrong dala ng AVM pwedeng magdulot ng stroke.
Pag humutok yun, pwede yun mag-cause ng mga signs ng stroke, no? Tulad ng panghihina, pamamanhid ng isang side ng katawan, pagngiwi ng mukha, pagkabulol, paglabo ng paningin, pati yung pagkawala ng balanse. Hanggang sa nito lamang ay naisipan na ng kanyang pamilya na sumailalim siya sa laser radiation. Nalaman namin, meron nga pong laser radiation na hindi naman po pala kailangan operahan. Kaya naman po palang i-laser. Pero yun nga lang po ang gamutan, 3 to 5 years po. Radiation surgery is paggamit ng radiation para liitin yung AVM at isara yung mga abnormal na daluyan ng dugo or connection ng daluyan ng dugo doon. No, yung effectivity naman nito, well, based on studies naman, nag-range naman siya from 50 to 90%. Pero depende pa rin po ito sa size nung AVM. 2022 nang magsimula siya sa laser radiation treatment. Anong first radiation po, natakot ako noon kasi po kala ko po parang lalagyan po ng bakal po kasi yun sa mukha. Kala ko tutornilyo po dito, pero mas lang po pala siya na ganun, pero bakal po. Tapos saglit na saglit lang po, painless po talaga as in wala po kayong mararamdaman. Mga 15 minutes lang po kayo sa loob ng machine. Tapos na po yun, bibigyan na lang po ako ng steroids for 1 month and 2 weeks, mga ganun po. Dahil raw sa steroids, lumakas kumain si Aiko. Lalakas ka po sa pagkain, as in lagi ka pong gutom, oras-oras po. Kahit madaling araw po kumakain ako. Tapos magmo-moon face nga po, ayun. Ngayon po, na-less na po to, as in sobrang magaga nga po nito kapag nung mga panahong naging steroids pa po ako. Yung steroids nakakatulong para bawasan yung pananakit ng ulo, para bawasan or pansamantalang maibsan yung neurologic na problem niya, yung panghihina. Pero sa katagalan, yung steroid, syempre may mga side effects. Isa na doon yung pagtaba, paglakas ng pagkain kasi stress hormone yun eh, no? Cortisol. Habang sumasailalim sa gamutan, maraming ipinagbawal sa kondisyon ni Aiko. Ang mahalagang bilin ng doktor, healthier lifestyle. Yung mga healthy food na po yung kakainin ko kasi gusto ko po babalik sa dati yung katawan ko po. Kung mag-exercise man po, hindi po yung magbubuhat ng mabibigat talaga. Siguro walking, jogging, ganun lang po. Yung most common pa rin naman is congenital. So during the developmental stage pa lang, pagkabata pa lang, na-acquire na yun. Kumbaga, nandun na yun. Tapos kapag tumatanda po tayo, lalong nagkakaroon ng pagtigas or nagiging atherosclerotic yung mga blood vessels natin dahil na rin sa mga deposition ng cholesterol. Ang kondisyong ito, may lunas naman daw ayon kay Doc. Kailangan lang sumunod sa kanilang payo. Important talaga yung lifestyle, yung magandang maayos na lifestyle, pag-control ng blood pressure, pag-iwas sa sigarilyo, sa pag-yosi, tapos exercise naman na at least 30 minutes a day, walking, mga ganyan po, at saka syempre maayos na tulog at saka pagkain. Huwag po silang matatakot kasi marami naman pong option na ibibigay yung mga physicians po na pinupuntahan namin, yung mga doktor na tumitingin sa amin, may mga options po sila na sasabihin sa kanila kung ano yung dapat. Huwag ipagsawalang bahala ang simpleng sakit lang ng ulo. Dahil kung hindi maagapan, mas masakit sa ulo ang gamutan. At mas malaking problema ang dala sa ating kalusugan.